to. Good morning. Samahan niyo po ako, i-share ko po kung paano magpalit ng mga fan belt po nitong Nissan Urban. Isa po ito sa pinakamahirap palitan, lalong-lalo na po yung kanyang aircon belt. Ayan. I-share ko po sa inyo kung paano po at anong tools po ang dapat gamitin dito para mapalitan po ng mabilis itong mga belt ng Nissan Urban. Good morning, ka-auto. Magpapalit po tayo ng power steering belt, aircon belt, tsaka alternator belt nitong Nissan Urban. Ayan, tatanggalin po natin lahat itong cover. Yung upuan, tinanggal na po natin yung driver side. Ito pong handbrake, tsaka ito pong kanyang engine cover, tatanggalin po natin yan. May mga tornilyo po yan na number 12. Ayan, tanggalin po muna natin itong handbrake. Tapos matatanggal na po natin yung mga cover. May mga lang po yan, natatanggal yung mga tornilyo. Tapos ito po yung sa belt ng power steering. Ayan, meron po tayong luluwagan dyan sa ibabaw tsaka sa ilalim para ma-i-adjust po natin. Tapos ganun din po sa alternator tsaka sa aircon, may mga niluluwagan po dyan, adjuster, para matanggal po natin yung belt. Ayan. Ang importante lang po nito, tanggalin lang po muna itong cover para magkaroon po tayo ng maluwag na pagtatrabaho, kasi hindi po yan mapapalitan kapag hindi po natin tinanggal yung upuan tsaka yung cover. Ayan po. Ayan. Tanggal na po natin yung buong takip. Lagay po natin dito sa harapan. Ayan. Open na po yan lahat. Tanggal na po lahat ng upuan. Ito yung Nissan Urban. Ayan. Ganito po magpalit ng belt. At kailangan pong tanggalin lahat ng upuan tsaka ito pong cover para maluwag po tayong gumawa ng kanyang mga belt. Ayan po. Tatanggalin lang po natin itong wire ng handbrake indicator. Yan, ito po yung indicator sa dashboard na pag naka-handbrake po, naka-ilaw. Tapos pag binaba po yung handbrake, mawawala po yung ilaw. Yan, tatanggalin lang po natin yung wire. Tapos ito pong number 12 para matanggal po natin lahat yung number 12 na tornilyo. Matatanggal na po natin itong cover. Yan, ito po yung Nissan Urban. Magpapalit po tayo ng alternator belt, aircon belt, tsaka power steering belt. Ayan po, tanggal na po natin yung cover. Ang pinakamahirap na part po dito yung adjuster po ng aircon. Yan, dito po sa ilalim. Mayroon po yung number 22 na luluwagan bago po maluwagan itong number 10. Yan, pero napansin niyo po, sobrang sikip po. Mayroon po kasi siyang pan na nakaharang. Yan. Bali, ang technique po nito, dapat po mayroon kayong power handle tsaka deep socket na number 22. Palulusutin po natin dito sa likod. Yan, dito po sa likod ng pan, sa loob niya, sa harapan. Diyan po pinalulusot itong number 22 na to para maluwagan po yung tornilyo, yung adjuster po dun sa idler bearing ng aircon. Ayan, luluwagan na po natin. Dito sa loob. Ito, mapakita mo sa loob. Yung deep socket. Number 22. Tsaka power handle. Ayan. Ayan po yung pangluwag dyan. Tapos pagka naluwagan na po siya, kakabit na po natin, gamitan na po natin ng ratchet. Ayan, kailangan po meron kayong ito number 22 na tornilyo, sakit na deep sakit. Ayan, napakalalim po. Ah.
Yan, ito lang po yung itong part na tong pinakamahirap dito sa Nissan Urban. Yung luwagan po yan. Yung idler bearing na yan. Yan po yung luwagan ng tornilyo. Ayun muna. Yung kanyang adjuster. Yan, marama bago makuha yung belt. Yung iba po rito medyo madali na. Ito lang po yung senior natin, yung pinakamahirap po. Yung kanyang aircon belt adjuster. Aircon belt, napakasikip po sa ilalim. Yan, ito po. Kuha na po natin yung belt. Yan, ito po ang napakahirap palitan. Yung iba po, madali na lang po palitan ito. Yung alternator tsaka power steering. Yan. Kaya senior ko po sa inyo yung aircon belt na yan. Kasi yan po yung napakahirap yung part na yan. Kaya ginamitan po natin ng 22 na deep socket dito po natin pinadaan sa harapan ng pan bleed. Kaya napaka-importante po itong number 22. Number 22 po na deep socket na may power handle o kaya ratchet. Yan, dito po natin yung pinadaan sa likod. Yan, dito po. Yan, dyan po natin pinadaan para maluwagan yung number 22 sa idler bearing. Yan, at nakuha na po natin yung aircon belt. Isusunod na po natin yung alternator tsaka power steering. Yan, ito po medyo madali na po ito. Nandito lang po sa ibabaw yung kanyang tornilyo, tsaka sa ilalim luluwagan lang po, makukuha na po yan. Ayan. Thank you very much po.